Inamahan ako dun sa sinabi ni Pastor. Kahit pala babaero, pwede pa rin gamitin ng Diyos. Kahit babaero ako, ginamit ako ni Madam. Okay. Piliin mo ang landas na pinili ni Ken and Rain. Okay? That's a simple summary of all of the slides, no, and videos na pinakita ni Ken and Rain. Ano bang ginawa nila? Pinili nila yung iFern. Sinunod nila yung sistema. Nakinig sila sa mga upline nila na isa-isa nilang pinasalamatan kanina. Nakinig sila sa akin at kay Madam. No? Yung mga problema nila, mga saloobin nila, mga pinagdadaanan nila, mga hindi nila kayang solusyonan. Nandyan ang mga upline, nandyan ako, nandyan si Madam Kim. Kaya tuloy-tuloy ang pag-asenso nila kasi ginagamit nila lahat ng meron sa iFern. Meron dito ang gusto pumili ng kahirapan? Meron? Kung meron, tangin na mo, lumabas ka na. Hindi para sa'yo ang iFern. Kasi ang pinag-uusapan dito, pagyaman. Kung gusto mong i-enjoy ang Labor Day, celebrate ang pagiging manggagawa, go back to your fucking job. Maghanap buhay ka na ulit. Kasi hindi naghahanap buhay ang mga taga-iFern. Ang mga taga-iFern, naghahanap yaman! Tagalogin lang natin tong TikTok. Kayo na nga magbasa. 1, 2, 3. Yun! Tama? Mas masarap maging mayaman. Pagka mahirap, anong pagkain natin today? Yun pa rin. Diba? Dito sa iFern, pag-gising ni Ken at Rain, pagtapos sila nag-breakfast ng masarap, pag-aalis na sila ng bahay, ano bang kotse ang gagamitin natin today? Chedeng ba? Mini Cooper convertible ba? Or Porsche Cayenne? Tama? Yan yung pagiging mayaman, may choice. Diba? Pag mahirap, anong tricycle ang sasakyan natin today? Anong jeep ang masasakyan natin today? Anong bus ang masasakyan natin today? Tama? Ilan kayang adik ang makakasalubong ko habang naglalakad ako today? Ilang beses kaya ako madudukutan at maho-hold up today? Kung pinili mo ang iFern negosyo, gawin mo ito ng seryoso. Hindi ka magiging mayaman kung effort mo ay kulang. Marami, napakaraming member ng iFern, no? Half-ass. No? Petics. Pag kumita na, top din na, next month na. Kaya nga, binago namin yung top D eh. Dati pag nagsandaan libo na, ay, next month na. Sayang tong mga pay-in ko, next month ko na ipapasok. Diba? Tapos meron dyan, nagti-300, 400 na, biglang masyado daw silang napagod, gusto daw nila yung freedom, gusto daw nila yung leveraging, diba? Ano ba naman yung trabaho ng trabaho, walang bakasyon, no, sige, magbakasyon kayo. Habaan nyo na, ganyan ng 3 taon. Kanina may nagpa-picture sa akin, balik iFern na daw siya, after 3 years. Diba? Kasi yung kapatid niya, tuloy-tuloy sa iFern, malaki na yung kinikita. Buti naman, natauhan na sila. No? Kaya sobrang happy ako nung pinapakita yung ano eh, yung nangyari sa Ignite,
yung nangyari sa Mateo and Kiere family, no? How many luxury cars, how many Rolex na sa pamilya nila. Kasi, you know, again, balikan natin yung kickoff natin, no? Yung isa sa video na pinakita natin doon, iFern is the family business. You know, umabot man kayo ng 100 years old, no, yung mga miyembro ng iFern ngayon, I doubt if anybody can create a family business that is solid enough na maipapamana sa mga anak ninyo. Hindi biro mag-umpisa, magpalago, magpalaki, magpatibay ng isang negosyo. Ito na yung iFern na abot kaya ang puhunan ng bawat miyembro ng pamilya, merong tutulong magtuturo sa inyo every step of the way. Masipag ka naman nung empleyado ka. Ba't ang sipag mo sa 500? Ba't yung 500,000 tatamad-tamad ka? Ba't ang sipag mo sa minimum wage? Pero dito sa iFern, milyon ang kitaan. Ang bilis mong sumuko. Diba? Ang rami ko nang nakausap, 30 years na OFW, 20 years na seaman, 10 years na factory worker, 20 years na empleyado sa gobyerno, no? Natsagaan nyo ngayong mababa. Bakit itong pagyaman, di nyo tsagain? Kanina, anong sabi ni Brian Boy? Diba? Don't give up. Tapos, keep improving, keep changing, keep innovating. Yung nasa Morocco nga kami, inventing Brian. Every day, you need to keep inventing yourself. Yung kanina umiyak si Melay dito, bakit? No, nag-sharing siya dun sa Council of Presidential Directors. No, every step of the way, iba yung advice at mentoring na ginawa ko sa kanila. Every rank advance na meron sila. They need to become a different person with the different skills, different talents, different attitudes each step of the way. Hindi pwedeng natuto ka lang mag-RBA, natuto ka lang magpa-pay-in ng standard premium, premium plus, kaya mo na magbenta ng Fern D Milka, Fern Active, Fern Flex, Fern Coffee, Aurora, Silver Fresh, etc., etc. Magaling ka na. Hindi ibig sabihin na kumikita ka na ng 100, 200, tapos nagkaroon ng attrition sa network mo, ayaw mo na. Walang network leader na hindi nakakaranas ng attrition. Kung sa empleyado nga, may nagre-resign. Diba? Kung sa employment, may nagre-resign, bakit sa iFern, hindi sila magre-resign? Kasi yung mga tao, may iba-ibang paniniwala, paninindigan, may iba-ibang attitude, may iba-ibang mindset. Diba? At maybe, merong gustong mamatay ng mahirap. Di pa lang nila alam. Diba? Na yung ginagawa pala nila, ikamamatay nila at naghihirap sila nung mamatay sila. You know, the hardest thing, no, to change is the programming. Kasi nga, nung bata, sinabi nung magulang mo, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang... Yun. So, sakto, labor day today. Nakahanap naman kayo lahat ng trabaho. Umasenso ba kayo? Hindi. Dito sa iFern, umasenso ba kayo? Yun. So kung gusto nyong tuloy-tuloy ang pag-asenso, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho natin. It's too early to relax. It's too early to expect leveraging. Kung ang mga Ruby Presidential Director, ang mga Emerald Presidential Director,
nagtatrabaho pa. Ang rank mo, team builder pa lang, field vice president pa lang, senior field vice president pa lang, PD pa lang, gusto mo namang pahinga? Nagtrabaho ka nga ng 10 years, wala kang narating, hindi ka tumigil. Dito sa IFERN, 5 taon, 3 taon, 2 taon, 6 taon ka pa lang, titigil ka na. Wala ka pang napatunayan. Bakit ko masasabing wala ka pang napatunayan? Kasi sa pananaw ko, wala pang napapatunayan si IFERN. We are nobody and nothing when it comes to international networking. Marami kaming napayaman, marami kaming nabagong buhay. I'm so proud of so many people here inside this room. I'm so proud of all of you. But can I say that I'm proud of IFERN? IFERN, Fern International, ang ibig sabihin ng IFERN. Ano na bang napapatunayan ni Fern International? Wala pa. Wala pa siyang napapatunayan. My mindset is we're only just beginning. Kung ang presidente ninyo, ang mindset, we're only just beginning, kanina magkatabi kami ni Ali saka ni Zach, sabi ni Zach, sir, grabe ang nangyari sa buhay namin in the past 5 years. I'm excited for the next 5 years, sabi ni Zach. Ako rin, excited din ako sa next 5 years. Siguro bigyan natin ng title, Global Domination. Alam ko ba kung paano natin magagawa yon? Hindi. Hindi ko pa alam. Marami pa akong hindi alam. And I take a lot of courage from Mark Zuckerberg. No, at one time, he was the richest man in the world. The owner of Facebook, Instagram, and many other social media apps. Sabi niya, you never know how it's going to happen. You figure it out along the way. Kayo, bilang networker, marami pa kayong hindi alam nung sumali kayo sa IFERN. Every time na nagra-rank advance kayo, nadadagdagan ang kaalaman ninyo. Yung mga consistent na top D, alam ko, maraming nadadagdag sa kaalaman ninyo. Yung mga up and down, minsan top, minsan hindi, minsan top, minsan hindi. Kasi pag masipag yung left and right niya, top siya. Kung hindi masipag, hindi siya top. So, marami naman dyan, nakapaligid. Baka katabi mo nga, SFBP or mag-PPD na, pero wala pa rin pinagbago. Biktima lang ng magandang sistema ng IFERN. Marami kaming napayaman. Marami naging biktima ng sistema ni IFERN. Pero yung mga sasama sa akin sa next level of our journey, let me tell you are only just beginning. Malayo pang mararating natin. Malayong malayo pa. Malami pa tayong gagawin together. I'm excited for creating more Million Dollar Club members. I'm excited for creating our new multi-million dollar club members. Kasi habang pinapalaki natin ang accumulated income ng mga active leaders ni IFERN, lalong lumalapad ang papel at kredibilidad natin sa ibang bansa para makipaglaban sa mga international networking companies. Para masabi kong ang isang Zach Lopez kayang kumita ng $1 million in 1 year.
But I tell you, to compete in the global arena, the gold standard of a solid international networking company is to earn 1 million dollars per month. Okay? So yung na-achieve ni Zach last year na 51 million, napakalaking bagay. Napakalaking bagay sa Ivern. But again, I tell you, we are just beginning because I cannot consider myself successful until I have created leaders earning $1 million a month. Kaya kung nagkukontento ka na sa isang milyong piso kada buwan, 500,000 kada buwan, you are sadly mistaken and you are not my idea of an ideal Ivern leader. Ang gusto kong leader, yung sasama sa akin sa gera, makipaglaban para kumita ng 50 million per month. That is my big dream. To put Ivern and the Philippines on the map. When you say international networking company, sa Ivern, maraming kumikita ng $1 million every month. Siguro mayroong mga nandyan sa audience, baliw pala tong babaelong presidente na to eh. Dati yun, retired na po ako. Palagi kong sinasabi yan sa mga leaders na close sa akin. I'm a retired international playboy. Si Madam Kim lang ang nagpa-retire sa akin. When you have the best, you don't want the fucking rest. Malayo pa ang Ivern. Nag-uumpisa pa lang tayo. Magtulungan tayo. Marami pa tayong gagawin. Haba nitong TikTok na to, no? Kita ni Ken and Rain nung di pa sila seryoso, 0 in 2 months. Yung kinento ko kanina, no? Naranasan nila yan. Hanggang ginawa nila ang 90 days program, 90 days ng daily grind, no rest, no days off. Ang totoong may-ari ng negosyo, hindi yan excited sa Sabado at Linggo. Ang totoong may-ari ng negosyo, walang pinipiling araw. Hindi yan nag-iisip kung anong araw ba today, Monday ba, Tuesday ba. Every day is the same. Because every day is a day to become rich. Every day, magpapayaman. Every day, hataw. Pag puro pahinga ang iniisip mo, nga pa naman yung income mo, bumalik ka na lang sa trabaho mo. Kasi ang pinakamasakit, yung mga upline na dinidisappoint yung mga downline nila. Kasi mas mataas ang pangarap ng downline nila kaysa sa upline nila. Mas mataas ang na rank advance or achievement ng downline nila kaysa sa upline nila. Galit ako sa mga taong ganyan. You are wasting the opportunity that you have prayed to God for. Nagdasal ka ng mataimtim, gusto mong umasenso ang buhay mo, binigay ng Diyos sa iyo ang Ivern, tapos tatamad-tamad ka, tang ina mo. You don't fucking deserve Ivern. You don't deserve to be rich. Get the fuck out of my company. Gusto namin mga taong seryoso. Noong kinakausap mo yung mga downline mo, payayamanin mo sila, ang upline ko ganito, ang upline ko ganyan, kumikita ng ganito, ganon. Tapos nagtiwala sila sa'yo, nagbayad sila sa'yo. Tapos ngayon, tatamad-tamad ka. Nasaan nung kinukumbinsi mo silang mag-join sa'yo kahit standard? Nasaan
yung kinukumbinsi mo silang mag-upgrade ng premium plus. Gago ka! Galit ako sa'yo kasi sinira mo ang buhay ng mga nagbayad sa ilalim mo. Nagsinungaling ka. Sinabi mong yayaman siya. Tapos tumigil ka. Tangina mo ulit. Hindi mo man nagugustuhan yung sinasabi ko, pero tapat kami sa mga miyembro ng iFern. Tapat kami sa vision namin na payamanin kayo. Kaya ang hinahanap kong mga leader, yung tapat din sa vision ni iFern. Hindi titigil kasi meron pang downline niyang gustong matupad ang pangarap. Bakit kami nagpupuyat ni Madam? Walang tigil ang mga events namin, local, international. We work hard because we have a vision to fulfill. Lahat ng ginagawa namin, whether it's a LV event in Singapore, a Fendi event in Singapore, an iPhone free store in Antipolo, an event here in Metro 10, seryoso kami sa lahat ng ginagawa namin, pati ang pag-imbita dito kay Brian Boy, pinaghahandaan na natin ang international presence ni iFern. Maraming bagay hindi mo naintindihan. Hindi mo talaga maintindihan kasi walang nagturo sa'yo kung paano magpayaman, iFern lang. Hindi mo talaga maintindihan kasi tanga ka. Bakit ka tanga? Kasi ganon ang pagpapalaki ng mga tao sa Pilipinas. Huwag ituro ang tama sa kanila para maging mangmang sila, para magpayaman ng magpayaman ang mga negosyanteng may-ari ng eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga anak nyo. Lahat kayo, ipinaghihirapan nyo magbayad ng tuition sa mga anak nyo, nag-OFW, nagsisiman kayo, para magbayad ng tuition sa mga eskwelahang pag-aari ng mga bilyonaryo na factory ng empleyado ang mga eskwelahan nila. Walang magtuturo sa inyo ng pagyaman maliban sa iFern. We are here to change your fucking lives. So let's get serious. Trabahuin natin to ng tapat. Kasi malayo pang mararating ninyo. Yung kinikita nyo ngayon, barya lang yan. Imagine this. Yung mga top D today, yung mga income nyo ng March, income nyo ng April, yung total 1 month income ninyo is now your daily income. That is the goal of iFern. Kung ano man ang na-experience ninyo ngayon na monthly income, gusto namin gawing daily income ninyo. So pag uwi nyo ngayon, aralin ninyo paano magiging daily income ang monthly income ninyo ngayon. How many new lines do you need to create? How many new people do you need to talk to every day para ang monthly income mo maging daily income mo? Saan mo i-schedule yung pahinga para mangyari yan? I tell you, your iFern business is not the destination. Your iFern business is the journey. You do not need to earn 1 million para magbakasyon habang nagnenegosyo sabay ang bakasyon. Habang nagnenegosyo, isama ang mga anak. Habang nagnenegosyo, isabay
ang mga experience na hindi mo naranasan nung empleyado ka. Nasub-sub ka naman din sa trabaho at wala ka namang narating at wala ka rin naman masyadong matindi na na-experience. Dito sa iFern, yung ordinaryong latag sa iba-ibang lugar ng Pilipinas o iba-ibang lugar ng mundo is already more than you ever experienced in your whole life. iFern is not the destination. iFern is the journey. Tandaan nyo yan. So, kita ni Ken and Rain after their 90-day program, 2.2 million pesos in 90 days. Okay? But now, my goal for Ken and Rain is how will they earn 2.2 million every day. Okay? Para dun sa mga iniisip na imposible siya, that's your point of view and I respect you. In my point of view, it's possible. It's possible for Zach Lopez, Desta Serna, Melanie and Alex to earn 50 million every month. Tignan nyo lang yung top 20 natin. Dati, pag nag 500,000, kampante na, top 20 na daw. Di ba? Ngayon, wala. 690,000 para makatungtong lang ng top 20. Okay? The income will keep going higher and higher. That's why you need to target higher and higher. Marami yung kausap na leaders. Anong target mo for the month? Sir, basta top D. Magkano? Sir, basta top D. Hindi target yun. A target has to be an exact number. Sa tingin mo, aksidente na every month kumikita ng 5 million si Zach Lopez? Hindi aksidente yun. Tinarget niya yun. Gumawa siya ng new line. Computed niya kung ilan ang dapat ipasok ng old line at new line para umabot ng 5 million ng income niya. And time will come, as I said, he will earn 50 million every month. Okay, marami ako nakikita, mga iFern members, iFern leaders, no? Tatabaw naman, daily grind, may daily grind, pero hindi sila nagpo-post. Hindi sila matyaga mag-post. No, hindi daw sila sanay. Sa tingin nyo, sanay ako mag-post. Ang dami kong chat group na inaalagaan, ang dami kong FB group na inaalagaan. Sa tingin nyo, excited ako mag-post ng bagong ano rubber shoes. Ginagawa ko lang yan para sa inyo. I do that because I want to lead by example. Meron kang negosyo, may kausap ka, maganda yung usapan nyo, post mo. Nakabenta ka na isang boteng Ferndy, huwag mo kahihiya, i-post mo. May mga kakilala ako dito, may alam ako, mga IG nila, sikreto yung iFern. Facebook nila, piling-pili yung ipopost nila. Tangina, nahihiya ka mag-post, wala ka nga makain eh. Mahiya ka mangutang, huwag kang mahiya magbenta. Diba? Kasi makabenta ka isang boteng Ferndy, may 250 ka, tangin na may pangkain na kayo today. Hindi ka nakakatok sa kapitbahay mo. Kapitbahay, pautang naman ng 250, wala kami pabili ng bigas sa kasardinas. Nandito ka na eh, nasa iFern ka na eh. Tapos sikreto yung negosyo mo. Yung cheque mo, sikreto, tangin na hindi naman 5 million. Ano sinisikret mo? 30 mil lang yung secret pa. Nakakahiya daw, eh mas nakakahiya yung sweldo mo, 500 a day. Di ba? Nagyayabang daw. Arnold Schwarzenegger, one of the most famous actors and celebrities in the world, former governor of California. Yan ang advice sa inyo. Di ba? Si Mr. Terminator. Okay? Hindi mo i-advertise yung negosyo mo. O sige, sino yung negosyanteng yumaman na sikreto?
Drug pusher. Tingnan mo ngayon si Kiaro, tangina, ina-advertise niya na dati siyang pusher. Alam mo, dadating na yung araw, hindi na si Ken Kering example ko. Si Kiaro Kato na yung example ko. Dating addict, dating convict ngayon, milyonaryo sa iPhone. Diba? Ba't mo ikakahiya yung nakaraan mo? Nakaraan yun. Kinahiya ko ba dati akong playboy? Hindi. In Tagalog, kung gusto mong sumama sa iyo ang mga tao, ipagmalaki mo ang bagay na sa iPhone ay nakuha mo. Alam mo, kahit kumita ka ng 1,000 sa isang araw, tangin na i-post mo. Kasi minimum wage 500 lang eh. Di ba? Sa mo, grabe, hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ako nag-commute sa EDSA, hindi ako nadukutan, hindi ako dumikit sa mabahong tao habang nasa MRT. Pero kumita ako ng 1,000 today. Tama? Maraming maiinggit sa'yo na pagod-pagod, di ba? 2 hours biyahe papunta, 9 hours sa trabaho, 2 hours biyahe pabalik, 3 hours. Traffic na ngayon eh. Bumalik na lahat. Yung COVID, mamaya, agbangan nyo, babalik rin. Pero yung traffic na una na. Lahat ng kinita mo dito, lahat ng nangyari sa'yo, ipagmalaki mo. Nakita mo today, kanina may mga nakita ako, lahat nagkakagulo dito, naka Brian Boy t-shirt, may mga nakatayo dyan sa gilid. Ano to? Ba't ka bumili ng t-shirt tapos sinisikreto mo? Ba't di kayo lumapit para magpa-picture? Lahat ng na-experience mo dito, kotse, relo, upline, kitaan, pag malaki mo, i-post mo. Para malaman ng mundo kung anong negosyo mo. Hayaan mo yung tatawa sa'yo. Hayaan mo lang sila. Ano ba sabi ni Brian Boy? Ignore them. Ignore them. They're your, anong tama? They're jealous. Fuck you. Ipakita mo ang bunga ng daily grind mo. Tingnan nyo, hindi nyo alam kung ano yung mga kahon-kahon na yan. Ganyan ang package ng iPhone dati. Kasi social eh, social si iPhone. Ang kinopya namin dyan, box ng MacBook. Box ng Apple yan. Apple laptop, Apple iPad, yan. Yan yung kinopya namin, kaya puti yan. Yan yung model namin. Kasi kung si Apple, sikat sa gadget, si iPhone, sikat sa networking. Yan. Tingnan mo yung mga pinapakita ni Ken. Mr. Pogi, 1999 ng Rizal. Diba? Ngayon, Mr. Pogi, 2022 ng Valle Verde. Ito ang way para makita nila na kaya rin nila ang ginagawa mo. Okay? Kasi pag ang puro post nyo, family package, ultimate family package, community package, city package, diba? Regional package, country package, intergalactic package. Puro package yung niyayabang ninyo. Siyempre, isipin ng tao, sinong kakilala ko na may 300,000? Diba? Pero pag na-pinose mo, nakabenta ka isang boteng Ferndy, magkano yung SRP ng Ferndy 60s ngayon? 680 SRP. Magkano yung distributor's price? 450. So magkano yung kinita mo? Oh, ayun, yun yung post mo. I sold one Ferndy 60s today. I earned 250. Thank you, iFern. 'Di ba? So anong mas maraming Pilipino, yung may 300,000 o yung may 680? 'Di ba? Kanina may katabi ako doon, yung atin lang boyfriend ni Michael Leyva. Pogi. Sabi niya,
Kuya, magkano yung Silver Fresh? Sabi ko, hindi ko alam, parang 150 yata. Magkano may Silver Fresh? Ha? 100? 400 Silver Fresh? Mahal pala. SRP ba yan? SRP? Members price, magkano? Oh, mura pala. Okay. Siyempre, you want quality, you need to pay more. Yung sa labas, mura nga, nakaka-cancer naman. Ito ang way para makita nila na kaya rin nila ang ginagawa mo. Nasa iFern, kahit sino ay pwedeng maging milyonaryo. Thank you and congratulations, Team Ignite. I think this has been one of the most exciting, no? And one of the most engaging sizzles. I'm sorry, that is according to my 11 million peso watch, is now 9:35. Okay, medyo inabot na tayo ng late, but I think the day has been fruitful. Okay, so everybody please stand up for the battle cry. Are you ready? Anong negosyo mo? Thank you.